inibitahan natin nga ngayong umaga, this Thursday morning, walang iba ang ating resident personal effectiveness coach and corporate communications guru, walang iba kundi si Sheila Viesca. Good morning, Ma'am Sheila. Hi, Ma'am Sheila. Good morning. Good morning, Angel. Hi, Kika, Rina, and Doc Joseph. Good morning. Long time. Yes, this is the first time. First time. Oh, first time online. Sa online. Yeah. I remember Dr. Joseph years back nung una pa lang sa UNTV. Years back talaga. Oo. Pero mas bumata siya ngayon. Wow. Diba? Salamat po. Tumatandang paurong. Physically, hindi ano. Ganyan talaga. When you're in the right company. Diba? Yes. Tama yan. You invibe the ano. Anyway, Miss Sheila, ito maganda itong pag-uusapan natin. Ano, kasi marami talagang sa atin ano, na although sabi nga nila, maganda naman yung mga routine, magandang may schedule. But sometimes, dumadating ka dun sa point na yung nasasabi ba, nab-burnout na ako, di ba? Ano bang magandang gawin para hindi ako ma-burnout? Pero one, di ba, at one point na experience yung lahat yan, Rina, Dr. Joseph, pinagdaraanan ko Kikay, yan, di ba? Magandang mapag-usapan. Lalo na ngayon, kasi lagi tayong nasa bahay lang, hindi tayo makalabas, di ba? Yung form of unwinding natin, wala talaga ngayon. Totoo. Miss Sheila, paano ba natin, paano ba natin maiwasan yung burnout na yan ngayong pandemic? Well, burnout, let's first establish, is not a medical diagnosis. Hindi siya issue ng mental illness, but it can be an issue of mental health. So, that's affecting you, your schedule, yung mga workload mo. Unclear job expectations or work expectations. Mm-hmm. So, new normal. Maraming nagkakaroon ng mga issue with regard authority, with regard communication at work. Hindi mo alam kung ano yung expectation sa'yo. Pwede rin naman yung dysfunctional workplace dynamics. So, online, masasabi natin, pwede magkagulo because you don't have the physical contact, diba? Online lang kayo. And usually, this contributes to job stress. Kung pag-uusapan naman natin yung mga ginagawa natin sa bahay, pwede rin magkaroon ng extremes of activities. For instance, paulit-ulit, kailangan ka luto, laba, tapos online. So, you need constant energy to remain focused. And it's very difficult to have that when you're over-fatigued. Yung isang big consideration is lack of social and family support. So anytime we feel isolated at work, in our personal life, we can be prone to feeling more stress. And when stress is compounded, yun yung kaganapan ng burnout. And eventually, pag nangyari anuman dyan, magkakaroon din ng work-life imbalance. So ito yung common cause. Kama na burnout na pala ako, na parang ito na to. How do you check yourself? Ano yung mga, kumbaga siguro to add it up dun sa tanong ni Kikay, ano yung physical na nararamdaman mo para malaman mo na may burnout ka? Kasi parang sometimes merong thin line between stress and burnout. Yeah. So ano yung differences nun and how would you assess yourself right now, I'm experiencing burnout. Well, Angel, Kikay, stress is something that we can manage. But compounded stress, pag hindi mo inasikaso or hindi mo in-address right away, it becomes chronic. And when it becomes chronic, that's when it leads to burnout. So, paano mo malalaman? Maybe you can ask yourself questions with regard your physical and mental health. Kasi combination yan. You cannot separate the two. You feel exhausted physically, kaya medyo mahirap mag-isip. Or you feel overwhelmed, kaya mahirap gumalaw. So, are you becoming more cynical or critical towards other people? Medyo hindi mo na ba nakikita yung kagandahan ng ibang tao? Yes or no? So, isang simple niya. Ano, mag-negatron ka na masyado. Una ma-appreciate yung little thing.
Oo. Alam mo, ano, tama ka dyan. Okay. I'm sorry. Yeah. Sige, Dr. Joseph. Okay. Before I tama proceed si to Angel, the next question. Tsaka, yeah. Tama si Angel tsaka Erica. Ako kasi my experience, okay, or what I do, I work around my stress, okay? Kasi alam ko, the weekdays, compounded yan. So what I do, if it's so compounded, of course, you interact, you do personal, siyempre, Ma'am Sheila, either nagagalit ka o no. So what I do in one day, alam ni Erica, I pause. When I pause, I take a leave. Magugulat sila, bahala kayo, sabihin ko, kagaya, misa, ay, hindi ako mag-clinic. Mag-hiatus ka. Oo, hindi ako mag-clinic. Bahala kayo sa ano. Pero siguro ako, I use that to ventilate myself. Oh, I do not know if that is good because the next day, I feel better na. Parang I leave everything. Bahala na. You know, alam mo, Erica, Angel, parang... Kasi parang rejuvenated ka na. Oo. May break lang ng konti, no? Oo, parang pag hindi ka, natatamaan rin, di ba? I don't know if that's is right. Kasi that's actually, how I do it. Anything that works for that's you. That's a very good point, Doc Joseph. So, what we're talking about here, yung pause mo, yung rest mo, it's a good solution. Hindi reason na kulang ka sa rest, kulang ka sa pause. Mm-hmm. It's because may mga ginagawa ka na hindi ayon dun sa purpose mo. That's why you become overwhelmed. And that is why yes. you have to pause. Which brings me mm-hmm. to the next question. Do you find yourself having, or do you have trouble getting started? Kailangan ba hilahin mo yung sarili mo, pilitin yung sarili mo mag-umpisa ng kung anumang bagay? Because that is also one indication of burnout. Ang stress kasi medyo overwhelmed ka, kailangan mong umpisan. Ang burnout, feel depleted. Parang nawawalan ka ng gana, parang ganun. Then, So, in that situation, you lack the energy to be consistently productive. And in effect, you end up finding it hard to concentrate. Yan. So, nagpapatuloy na yung mga nangyayari. And because of that, you end up getting dissatisfied with your, not only with your work, but even with your achievements. Imagine, ang nangyayari, Ma'am Sheila, is ginagawa mo na lang because kailangan mong gawin. But hindi mo siya ginagawa because gusto mo yung ginagawa mo. It's just napipilitan ka na lang kasi kailangan mo yun gawin, di ba? Parang ganun. That's right. And that's when we go back to that pause that Doc Joseph mentioned. Find your purpose. Kahit gano'n pang kaliit, kahit gano'n pang kasimple, be able to establish that. Because if you don't have that, mawawalan ka ng anxiety. So to counter the burnout, give yourself that purpose para you're back in control or you have that semblance of the feeling of control na ma-motivate ka. Because otherwise, magpapatong-patong na yung mga physical issues mo kasi hindi ka makakatulog na maayos. Kasi magre-resort ka sa drugs or alcohol to feel better. And then, syempre, may mga unexplained illness, mga psychosomatic illness like headaches, stomach ache, ano man yung mga physical complaints mo. So, they end up cluttering your view of what's really happening. And then, paulit-ulit na lang na nangyayari. Sheila, kung burned out ang isang tao, pwede ka ba maging toxic to other people? Na parang you're dealing with this situation, tapos you don't know na you're already affecting. Para meron ka ng aura na para meron ka ng vibe na parang, you know, that brings people down, na parang ito ang bigat nito kasama. Pwede ba yun? Pwede bang maranasan yun ang taong burned out? Oh, definitely. And the reason it's important that we have the right social circle is sometimes we're dealing with situations na hindi natin alam, na pu-pull down tayo. Yung cause ng burnout natin, usually we're blind to that. So, it pays to have a trusted colleague or family member to evaluate your next steps. Kasi marami ka namang options . Ano yung pwede mong gawin na tama? Ano yung pwede mong palitan? And really seek support.
So when you seek support, may air mo kung ano yung mga nararamdaman mo, and there's clarity of thinking that results from that. And you will be able to identify kung anong activities ang pwedeng makatulong sa'yo, anything relaxing. Now, meron din tayong mga activities na pampatanggal ng stress bukod sa rest that's truly important. Get yourself busy with things that make you happy. Hindi naman na porque kailangan mo establish yung purpose mo. Yeah. Lahat na may magandang reason, di ba? Or overwhelming purpose sa ginagawa mo. Mm-hmm. Sometimes you just have to keep yourself busy or distracted para mas ma-channel mo yung energy mo. And you can have that peace of mind and mindfulness to refocus. Right. So in the case of Doc Joseph, Miss Sheila, no, kung yung ginagawa niya na kunyari, alis muna ako, make time for myself, if that works for him, doesn't mean naman na it will work for other people. Iba-iba yan. So it depends dun sa ano yung mabuti para sa sarili mo na magagawa mo to avoid the feeling burnout. That's right, Angel. Some people, they address burnout or they deal with burnout by working even more. They work 13 hours, 15 hours a day. Some people, they have to take a short break in between activities. Yung iba naman, kailangan nila long break. Yung 1 week to 1 month, even 1 year. Para nagka-sabbatical, parang gano'n. Oo. If you think about it, yung solutions ng iba, mas nakaka-stress or mas nakaka-burnout sa'yo. Kasi iba-ibang personality. Iba-ibang ways to cope. You know, Ma'am Sheila. Okay. Sige, ito muna rin. Ay, sige. Ma'am Sheila, tatanong ko lang, paano dun sa mga bata? Kasi ngayon, nakaka-experience din po ba sila ng burnout? Kasi ngayon, syempre, wala silang mga social interaction with their friends. Tapos, madalas ay nag-start na yung iba with their online classes, di ba? So, paano natin maiiwasan din yung burnout with children? Para, kasi ngayon, hindi nila nakikita talaga yung mga friends nila, di ba? Tapos, online lang din sila pag nag-aaral sila. Well, talagang very important dito, Rina, and it's a real life situation, no? Yung family support, kakausapin sila para ma-address natin kung ano yung nakakapagpa-stress sa kanila. Minsan naman hindi nila tatawagin stress yan, pagod lang sila, or you will find them very irritable, or sometimes kids become vulnerable to illness because of stress. Hindi natin to pwedeng ipagwalang bahala, but we can help the situation by talking to them. So kailangan during meals mag usap kayo, light conversations, and it's good to recognize na kahit work nila online, hindi nila nakikita to bilang meaningful activities just yet kasi they're still getting used to it. So with you while there, discussing with them kung ano talaga yung nangyayari, natural lang to, it's normal, and you just have to do your best, and magkaroon ka ng mga extrinsic motivation on sa weekend. Meron tayong moving panonoodin, o kaya merong dadating na online shopping item. Ayan, mga small something. Something to look forward to. Yes. And to make them feel appreciated na nandun yung pamilya nila no matter what. Yes. Actually, ako, Miss Sheila, too. Ay, di, sige, go ahead, Doc Joseph. Hindi, i-ano ko lang para sa ito kasi, Ma'am Sheila. Sabi ko, centenaryo na ako eh. Itong tatlong to, mga bata pa eh. Kasi si Ma'am Sheila... Pero nakikisabayan ka, syempre. Hindi, nasa middle. Kasi this is how I do it, no? Kasi when I was around the age of the three beautiful girls there, 30 to 40, lahat sabi mo nga, Sheila, wala akong pakialam burnout, I can work it out. Parang okay lang pag may... nagalit ako, you just work it out, work, di ba? Ganun lang, you have to vent it out. But when you are 40 to 50, it's a different thing eh. I think you reinvent yourself in how to deal with burnout or even stress.
So my doing is like going on a vacation, going in a long trip. That's why, you know, plus the fact that you gradually, slowly deal with people around and you have to accept. You have to correct me if I... You gradually accept na meron talagang taong ganyan. Di ba tama, Angel, Rina? Misang sabi, bakit may taong ganyan? Bakit ganyan? Then you gradually accept na sa mundong ganon, meron talagang ganyan. May bad, may like good, may... I like your point. De, may mga ganyan, di ba? So when you accept it, when you're beyond your control. When you're 50 years old, then you will say na, ah, ganun talaga. Wala na tayong magagawa. Ganyan talagang buhay. Just move on. You just be positive. Uh-oh. Because if you do not reflect on it and you do not progress, you will have health problems. Yes. Oh, maniniwala ka. Dadating ang sakit mo pag 40 to 50 ka, tapos 50 ka. Alam mo naman ako, pataas na nun 50. You know, kasi mga bata sila. Ayun ko, Sheila, if that's correct. That's how I do it, no? Then by the time that's how you deal with it, oh. Oo, tama, di ba, Angel, when you're 50 na, parang happy ka lang. Alam mo, ganun talaga, alam mo. Yeah. Yeah, that is a very good measure, Doc Joseph. Kasi ito yung reality, burnout will never go away on its own. Pwede yung magtagal ng 1 week, 1 month, 1 year, even your lifetime, if you don't change your environment or your mindset about your environment. So, totoong may mga bagay na kailangan mo na lang i-justify na, that's the way it is. Such is life. Oo. Kasi they're beyond your control. Eh. Diba? No? Oh, beyond your control, tama ka. Oo, parang kumbaga, reframing the way you look at your work or the things that, you know, make you burn out, reframing it, di ba? Ganun na lang. Or choosing your battles. Mm. Pwede rin yun, di ba? Choosing your battles na lang. Yeah. Lahat ng pwede mong gawin to make yourself stronger and feel better. Mm-mm. Kasi when we talk about yung balance, state of balance, it's a very subjective thing. So, pero, ang consistent dyan, hindi mo makokontrol yung mga bagay na beyond your control. Mas stress ka lang, mababurn out ka, you will not be able to address the issues outside of you. Pero yung mga kaya mong i-manage, slowly, i-address mo, i-change mo yung perspective mo, be more intelligent in dealing with your own life. So, yan yung mindfulness na tinatawag natin, no? Yeah, and true. Mm-hmm. Choose your battle. And evaluate mo talaga ba namang battle to. Baka naman nandyan lang yan. Pang decorate lang ng particular space yan to make it more interesting. Hindi lahat ng bagay attack mode tayo. There are things Totoo. That can be with temper, diplomacy, or even realizing na sometimes na hindi lahat ng tao, hindi lahat ng ano, sila yung mali. Sometimes meron ka rin namang pagkukulang or something, no? Maganda rin na nare-realize mo yon. Alam mo, ano, Angel? Alam mo, Angel, yung tama mo sinabi mo kasi. Kasi okay tayo to, ako to experience yung mga galit, attack mode, yung nabubwisit ka, di ba? Kasi at the end of the day, isipin mo, 'di ba, Erica, Arina? Ang ganda-ganda ko, magagalit ako. Papangit sayang ako. Sayang naman ang beauty ko. Tingnan mo yung ina-atake mo. Baka hindi kagandahan. Eh, 'di wag ka na magano, 'di ba? Lalo mo silang painisin nang gumanda ka ng gumanda at bumata ka ng bumata. 'Di ba tama 'yon, Sheila? The more they no do, para ma-burn out ka, para magalit. Some people talaga will just pull you down. Ang ginagawa ko dyan, kapag nakakarinig ako niyan, ano, Michelle at saka mga kasama, papasok sa kabilang tenga, lalabas sa isa, na para I'm not gonna let you rain on my parade. Parang ganun. Pero ang titik ko dyan, kapag ako na-burn out, I vent. I really vent out. Alam mo, whatever works yan. For you. Diba? Diba? For me, ano, for me yung ganyan, I'm gonna give myself so true. Few minutes. Hindi naman lahat ng... Diba? Yeah. I just have to say it, to release whatever. Hindi naman lahat ng... Tapos okay ka na, no? After. Okay ka na. Yes. Tune in ulit ako. Zen. Yeah. At hindi lahat ng bagay na naririnig
Oh, hindi lahat ng bagay na naririnig. Your own point, hindi lahat ng bagay na naririnig. Kailangan i-discern mo. Kailangan himay-himayin mo. You have your priorities. Ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin? Yeah. Ang topic natin, how to avoid the road to burnout. Pero pag nandun ka na sa road na yon, kailangan matuto kang mag-turn around, mag-turn back. So, sure. Iset mo yung priorities mo. And unang-una ka dyan, yes, yung nourishment mo, yung physical, physical, mental, and emotional well-being. But also, do not miss out on acknowledging your part. Bakit ka ba nagkaroon ng burnout? Ano yung mali mong nagawa? Kasi otherwise, paulit-ulit na mangyayari ito. You're always pointing a finger. That's right. You're always pointing a finger at the person or situation. Tatlo naman nakaturo sa'yo, clueless ka sa role na naginampanan mo dun. Yeah. Oh, and then, since we're talking about the road to burnout. Oh, yun. Sige, go ahead po. Yung isa lang ang idadagdag ko yung magkaroon ka ng guide rails. And then, kung medyo nahihirapan ka to get in touch with anyone, a friend who's also busy with the new normal task, stay tuned to GMK UNTV. Dito makakapulot ka ng maraming bagay na pwede mong gawin, i-incorporate sa buhay mo so that you'll have a positive outlook. Kasi in the end, you don't have to do it alone. Marami kang resources na pwedeng kunin, basahin, pakinggan, but evaluate whatever you put into your system and your mind. Kasi yan yung mag-generate right energy for you. Ay, alam mo yan, Angel, tama yan si Sheila. Kaya minsan, alam mo yung mga colleagues ko sinasabi, di ba? Do, ang dami mo nang ginagawa, nakaka-ano ka pa, morning show, GMK, ilang taon na ako? 6-7 years, right, Angel? Ang lagi ko sinasabi, wala kayong magagawa kasi ang mga kasama ko magaganda, mababait, at masaya. Kanya-kanya lang ang payo. Saka lagi tayo nakakawanan, lalo na after. Yeah, oo. Diba? Kung mas masaya, syempre yung after the show. Yeah. Oh. Oh, and I dare say, Doc Joseph, that definitely this is the fairest in every way possible, the fairest TV family. Sa pagkatao, sa ugali, sa itsura. I'm gonna cry. Sige, bago mag-iyakan to mga to, Michelle, bukod dito sa how to avoid burnout and other things in life, ano pa ba yung mga po pwede namin na matutunan sa talk shop? Saan po ba po pwedeng makontak kayo, Michelle, para sa mga iba't ibang mga workshop, Michelle? Yes. For courses, coaching, and class setting, all online ngayon, kasi migrated na lahat ng online nung courses ng TalkShop online, they can get in touch with us at www.talkshop.ph or info@talkshop.ph and call us at 0917-877-5588 and check out the courses that we're offering. Wednesdays, we have Wellness Wednesdays for stress management, work-life balance, and personal effectiveness discussions. And then on Thursdays, we have Technical Thursdays para naman the right three and communication techniques. Then Freestyle Fridays, we have public speaking, leadership training. We have coaching for executives, and I hope they check out the courses and they call us to help assess their needs. Okay, so sige, so maraming much. Salamat po, Michelle, ha. Nag-enjoy na naman kami sa inyong topic. What a fruitful discussion. Napakaganda, Michelle. Saka na-appreciate namin, of course, anon. Thank you. Na you always see the good in us. I just say what I feel. Looking forward to ulit sa kasama namin sa breakfast table. Bye po, ingat sa Michelle.